sa inyong lahat mga batang Superbook and welcome to Superbook Academy Signposts. Ako nga pala ang inyong super host ngayon, si Kuya Aren. Pero bago natin simulan ang lahat, ano nga pala ang signpost? Ang signpost ay ang koneksyon ng mahahalagang pangyayari sa Bible sa birth, life, death, and resurrection ni Jesus Christ. Kaya mga batang Superbook, tawagin na natin sila Mommy, Daddy at let's enjoy this video. Gusto kong ihandog ko bilang alay ang kaisa-isa kong anak na si Isaac. Alam niyo bang ang kwento ng buhay ni Isaac ay tumutukoy sa kamatayan ni Jesus? Sa simula pa lang, ang dami ng pagkakapareho. Isang himala ang kapanganakan ni Isaac dahil ang mga magulang niya ay matatanda na para magkaanak. Panginoon ko, magkakaanak pa ba ang isang lalaki na 100 taon ng katulad ko? Mas malaking himala ang kapanganakan ni Jesus dahil ang kanyang ina ay isang birhen. Paano pong mangyayari to? Gayong ako isang birhen. Si Isaac ay nag-iisang anak ni Abraham at Sarah. Abraham, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac. Gaya ng si Jesus ay nag-iisang anak ng Diyos. Sumunod si Isaac sa kalooban ng ama niya. Pumayag siya na maging alay. Sumunod si Jesus sa kalooban ng Diyos na kanyang ama, pumayag siya na maging alay. Ngunit huwag ang kalooban ko minsan, kundi ang kalooban mo. Sinabi ng Diyos kay Abraham na dalhin ang anak niya sa bundok ng Moriah na naging lugar kung nasaan ang Jerusalem ngayon. Ang mismong lugar kung saan si Jesus ay nilidis, sinintensyahan at ipinako. Si Isaac ang nagbuhat paakyat sa bundok ng mga kahoy para sa alay, gaya ng si Jesus ang nagbuhat ng krus paakyat sa Golgotha. Pero habang ipinagkait ng Diyos ang buhay ni Isaac, si Jesus ay hinayaan niyang maipako sa krus. Naalala niyo pa ba nung unang sinabi ni Abraham kay Isaac na maghahanda sila ng alay para sa Diyos? Halika anak, sumama ka sa akin. Aabuti ng 3 araw ang paglalakbay nila. Kaya sa loob ng 3 araw, inisip ni Abraham na mamamatay ang anak niyang si Isaac. Gaya ng si Jesus ay patay sa loob ng kuweba sa loob ng 3 araw. Naniniwala si Abraham na kahit ialay niya ang anak niya, bubuhayin siya muli ng Diyos mula sa kamatayan. Tama ang pananampalataya ni Abraham. At sa oras ng pag-aalay, pinalaya ng Diyos si Isaac. Gaya ng si Jesus ay nabuhay na maguli. May isa pang nag-uugnay kila Abraham at Isaac, at sa kamatayan ni Jesus, si Abraham ay inutusan ng Diyos para mag-alay. Ang pag-aalay nito ay bilang pakikipagkasundo o kabayaran sa nagawang kasalanan. Ang sabi ng Biblia, lahat tayo ay makasalanan. Ang bawat isa sa atin ay nagkasala sa Diyos, kaya ang lahat ay dapat magbayad. Nang tanungin ni Isaac ang kanyang ama kung saan magagaling ang tupang iaalay nila, ang sinabi ni Abraham sa kanya, Anak, ang Diyos ang maglalaan ng tupa na ihahandog natin para sa Kanya. Nung sinabi ito ni Abraham, sinasabi na rin niya ang tungkol sa pagdating ni Jesus. Alam ng Diyos na walang kahit na anong bagay ang pwede nating ialay sa Kanya para sa kabayaran ng mga kasalanan natin. Kaya ibinigay niya sa atin ang walang bahidungis na tupa, ang anak niyang si Jesus. Nang makita ni Juan na tagapagbautismo si Jesus, ang sabi niya, narito ang tupa ng Diyos na iahandog upang mag-alis sa kasalanan ng tao sa mundo. Si Jesus ang tupang namatay at nabuhay na maguli para sa kapatawaran ng mga kasalanan natin. Ito ang bumuo sa ipinangako salita ng Diyos kay Abraham. At sa pamamagitan ng iyong mga lahi, pagpapalain kong mga bansa sa mundo. Lahat ng iyon dahil sumunod ka sa akin. Wow! Ang dami kong natutuhunan sa pinanood natin. Kayo ba mga batang Superbook, marami rin kayong natutunan? Grabe, no? Abraham puts God above all else. Pero alam niyo ba na meron ding nagsakripisyo na yun? And he put God above all else, even to the point
of death on a cross, sabi nga sa Bible. Sino yun? Si Jesus Christ. Buong video na hinahambing si Isaac kay Jesus Christ, diba? Akalain mo, pati rin pala sa obedience ni Abraham, meron tayong mapupulot mula kay Jesus Christ. Grabe no, he obeyed God by becoming man and obeyed God even to the point of death on a cross to sacrifice himself para sa ating lahat. So, paano natin ngayon i-apply sa buhay natin ngayon? Tayo rin sana maging obedient, pero mahirap, di ba, kasi punong-puno tayo ng kasalanan, lagi tayo nagkakamali. Paano natin gagawin yun ngayon? Mula ngayon, ilalagay natin yung faith natin o pananampalataya natin kay Jesus Christ alone. So mga batang Superbook, moms and dads, samahan niyo ako in this prayer. Prayer hands tayo. Jesus, maraming salamat po sa inyong sacrifice. Salamat din po sa inyong obedience. It led to my salvation and it led to the forgiveness of my sins. Mula ngayon, Jesus, nilalagay namin ang aming pananampalataya sa iyo lamang. Humihingi po kami ng tawad sa lahat ng aming mga kasalanan at tinatalikuran din po namin ang mga ito. Bigyan niyo kami ng lakas na mamuhay, na minamahal ka, dinadakila ka, at sinasamba ka. Sa ngalan ng inyong anak o Diyos, si Jesucristo. Amen. Wow! Sana sinamahan ninyo ako sa panalangin ngayon. I'm sure nagdidiwang nagpa-party sa heaven ngayon. So guys, paano natin maipapagpatuloy ito? We always put our faith in Jesus Christ alone. Sana rin, patuloy natin basahin ang ating mga Bible. Papaano? Mag-download tayo ng Superbook Bible app. May libre ang Bible doon. And guess what? Ang Superbook Bible app ay libre sa Google Play Store at libre din sa Apple Store. Marami pa tayong may enjoy na games, quizzes, and challenges para ma-improve ang ating Bible knowledge at mas makilala natin si Jesus habang nag-e-enjoy. So moms and dads, pakitulungan na lang ang ating kids in downloading the Superbook Bible app. Muli, ako ang inyong super host, si Kuya Aren. Bye-bye!